bilang paggunita ng 124 na taon na deklarasyon ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas, nagdaos ng diplomatic reception ang Embahada ng Pilipinas sa UK sa pangunguna ni Philippine Ambassador Antonio Lagdameo. I join the call to make the most of this new beginning and heed the call of both our outgoing President Rodrigo Roa Duterte and our President-elect Ferdinand Marcos Jr. to unite and to move forward as a nation. Sinorpresa rin si Lagdameo na nagdiriwang naman ng kanyang 80th anniversary. Kaya nasa London ang kanyang buong pamilya kasama si incoming cabinet Anton Lagdameo na magiging personal assistant to the president. Kasama rin ang kanyang asawa at aktres na si Don Zulueta. Nagpasalamat naman ang Filipino community kay Lagdameo na sa kabila ng pagsubok ng pandemya ay nagtulak ng pagbubukas ng negosyo sa UK at Pilipinas at pagpapalakas ng bilateral relations. We have been able to further enhance our relationship with the UK, areas that we were not really that involved with, we have gotten more involved in that. May natatanging pagtatanghal din ang Pinoy cellist na si Mico Pablo habang inihain ang halo-halo at piling pagkain Pinoy sa reception. Dinagsa naman ang kauna-unahang malaking event ng Filipino community mula nang magsimula ang pandemya sa Norway. Inorganisa ito ng Kalayaan Norge sa pakikiisa ng Philippine Embassy at the Filipino Channel. Pinangunahan ng Independence Day celebration ni Ambassador Enrique Foss sa St. Hanshaugen Park sa Oslo. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Nagkaroon ng misa at kasunod nito ang kasiyahan, palaro, sayawan, at kantahan. Para mama sasakay po. Special guest naman ang aktres na si Bella Padilla na nakikanta, nakipaglaro, nakiselfie at nagpakilig sa mga nanood. Bumuhos pa ang ulan pero hindi nagpatinag ang mga Pinoy. And I just want to say thank you so much sa lahat po ng pumunta. And kahit umulan, talaga nag-stay kayo. Maraming salamat. Sa Vienna, ipinagdiwang ng Filipino community ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng isang floral offering ceremony sa garden ng Vienna City Hall kung saan itinanim ang Catalpa Tree bilang paggunita ng Philippine Centennial ng Independence Day noong 1998. Pinangunahan ito ng Philippine-Austrian Cultural and Education Society. It is a timely reminder for us individuals, for us families, as organizations, as a nation, that we should be united in overcoming challenges of us. I'm very happy that these two trees continue to grow. They look sturdy. And the flowers, I think, are a symbol of flourishing relations between Austria and the Philippines. Nagkaroon din ng pagbigkas ng panatang makabayan. Inawit ang kantang Ako ay Pilipino bilang pangwakas na parte ng maikling pagtitipon. Katulad ng mga nakaraang taon, kapag may bagong halal na presidente ang Pilipinas, excited ang mga Pinoy sa bagong yugto ng kasaysayan ng bansa. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London.